Pastor Moran Arlene Garcia, binayran ra. So, ang may kabo, ay binayran ka lang, may naang nag-kontrola kami mo. No? Ang importante sa doon sa atong simbahan ang rule ng pastor. Look at 2 Peter. Ano, 1 Peter 5. Unto you. So ato makita
character that includes the wife, that includes your children, that includes the deacon of the church or sinful manang. Maimunato ang mga habut-habut sa simbahan. Natin problema ang atong mga kasimbahan dahil datan ng mga pastor na diktado o nagpadikta. Now, ang upusin ni Ani, nga mo ato punta sa extreme, maging diktador po, delikado po na, nga ikaw na lang punta nan. Walang siyang membro, walang itong ikaw dito sa butuan. Dictated ang dictator, may time na dictator, gagawin pasulti o ng membro. Musulti, disiplinaw. And then, nagamit pa ng mga termino na forever dismissal, indefinite suspension. Asa ka na nakakot dito ito dito sa church? Ang mga privilege ni ng pastor, you father your city church. Amen. Ayaw pa mo imong bago. Problema ka mo na gusto ka mabalahin ka, maibata sa atong city church, o hinungin ka, hinungin mo ang taglaing mga paramahin. And you have trouble when you change the parish. Amen. Kailangan sundong ako ang atong gig. Don't add to it. What's the use ni tudlong ata? Pag-abot nito, lahi na ta. Lahi ng ating pamamahagi. Asa ka makita niya? Asa ko ni tudlong ng forever dismissal? Pati namin, di na nakasunod ni forever na. Diba? And then, ang grounds na binisiplina ng pangutanan ka. Tumabantay na namin. Ang grounds na siguro, dismissal na wala na doon kay death sa church, makadiban, murag dakukin na sala. Pwede na nato pagamit na din na madawat siya. Hindi taken out. Taken out from the church. Pero kung ang ground naman, nangutanak naman, nag-question naman, unsa na, aba, hindi kami ikuan ang grounds. Maugalit ang imun ko sa ilustrasyon ko sa mga kinikan ang pag-abot sa disciplinary action sa itong anak. Ang atong disiplin ko kaysa wala ng kaminaw. Nakabasan ang bata ng baso, wala ituyo, nasagin na sa lamis, sa perpihan ng asuko. Nakuha ka na yun kung para o pwede lang maso. Para lang rapat yun na itong bata na bibig. Ano ka ko nininong ko? Mahalot mga baso! Grabe ka mga suko. Pero pag na makakato, anak, ay, yun. Ato ka na, wala na, or muhimong mga daugan na batasan, di na ito ba't dumo. So, kung siya makita na ito, inconsistent na disiplina. So, magbantay ka, nagiging ka magiging inconsistent sa atong disiplina. So, number one, yung nabantayan, a ministry of blame, will be characterized by a dictated minister or dictator minister who are in of the two. Naging dictated ka, postpon ko, ang makadikta sa pastor, pwede ang pastor's wife, pwede ang board of deacons, pwede ang certain family in America. Dapat mga simbahan doon, run by a family. Isa na lang ang pamilya, sila ang tighter, sila ang galunin ng dakan, sila meaning sila muhatag ka na. Pamilya mamurang arman. And once ka na ang pamilya gani, mugamit sa ilang power niya ng simbahan, di ka control the power. O nang may tabo, isa po sa akin kung gilipyong dito sa butuan, indirectly. Naingon ko, base pagkapareho mo sa akong simbahan sa una, na malusa ko ka pamilya, kapag mga okasyon, salok niya kanan ang kahon, siya kanan mo ang kon, at di pagdalon ang men, kakanon sa gawas, i-click niya, i-blow out niya kanan, kung sana mas nai, indirectly, getting your loyalty sa simbahan, ang tao niyang loyalty mo, dito na ang loyalty mo sa tao. And he is developing power. So, mayroon ng power struggle sa simbahan. Kapuinon ng pastor, mag-upos ganit siya, ang tao dito mo panit, kaya naman dito mo po ang taon sa palad niya. Huwag ka, di mapalit ang atong conviction sa palad. Amen.
Pag may mga Negro magkakaon sa inyo, buhatan sa inyong kwarta. Dawata, kagon, pero ayaw, ibalik yan. Amen. Amen. Right. Amen. Should be still together. Amen. Amen. May sabi ko kapamilya, ngalanan ko na si Abi. Pag mga okasyon, siya ngalan mo sa iyo. Siguro, sa puto nung ginabalansin ko na, hindi ka na maliit ko na ni Marisel. Sabi ko, ayaw mo practice na kamo, kanunay mo sa loob, kariho na sa Arab at sa Cebu. Nga, takanan, gawagod siya kanan mo ang kong pinupag ng tides, wala ka tides. Andin dahan-dahan, ginakuha niya ang loyalty. Oh, you're grabbing God's glory, amen. And indirectly, you're dictating your pastor na sa imo na mo, mudagan niya. Yan ang nangyayari. Hatak mo, pero ayaw palita ang conviction na loyalty ng ating mga kahoy. Amen. Isang pila pa na kamilyon, dawata, pero hindi dapat mausap ang loyalty mo. Your loyalty should be to the Lord, amen. To the church, and to your pastor. Amen. Amen. So, kamilya ako eh. Ano nangyari mo? Mag-disiplina ka, higala niya. Mulaban siya, kaya higala ko. Isang sa'yo, mulaban. O, ano nang naging problema? So, dictated minister. Number two, a minister of blame, not only characterized by a dictated minister, but a distorted ministry. Distorted. Kung saan ang distorted? Yung daotan, i-distort. Imbis ka kani ang tama, i-usap, i-lahi. Kaya may mga self-interest kung isa o personal interest. Bantaya na ito ng ministry na ito. Eh, ato na sa 2 Corinthians, chapter 4. Ayaw ko ba ang morning Sunday school